So, what's up sa inyo mga kapulch? Welcome back sa ating YouTube channel. Welcome back dito sa ating backyard farm. So, for today's video mga kapoultry is mapapansin nyo gabi na. So, yan. Madilim na dito sa ating backyard farm kasi mag 8 PM na. So, ngayon ko naisipang mag-vlog kasi para maipakita ko sa inyo yung backyard farm natin paggabi. At saka ito din yung oras na ginagawa ko or ginagamit kong oras para ma-inspeksyon ng mabuti yung mga alaga natin, lalong-lalo na itong mga manok. Kasi pagkagabi, nakalagay lang sila sa isang lalagyan. Ayan, sa hapon na nila. So, may inspection mo kung sino talaga yung may sakit, may mga sipon, or wala. So, first, ito na yung mga bibi natin. Pakita ko na sa inyo. So, ayan yung mga bibi natin. Diyan. Bali, meron na lang tayo natira na 7... na breeders na mga bibe. So, 5 or 6 na mga hens at isang barakong bibe. So, sa pabo naman natin, ayan, 2 barakong pabo yan. Ito yung blue slate natin at ayun yung white holland. So, yung mga kapares nila is naglimlim na mga kapoultry. So, bago natin puntahan yung mga naging itlog, naglimlim natin, simulan natin dito. Pakita ko na din sa inyo dito yung may naiingitlog na din kasi na breeder natin na bibi dito. So, ayan. Ito yung pugad. So, mapapansin nyo, crates lang yung pugad na yun mga kapoultry. Na nilagyan natin ng dayami. So, dito, luman Durabox lang yan. Yung drawer mismo ng Durabox, nilagyan lang natin ng dayami. So, ito pa yung dati natin. Mula nung nagsimula tayo mag-backyard dito. Ito na to. Ito na yung ginawa ni Papa. So, dito meron tayong 6 na itlog. Or 7. 7 na itlog ng bibi natin. So, meron pang isang itlogan dito pero wala pang nagpupuesto dyan. So, yan. Dito na tayo sa ating mga blue. So, yan. Hindi makita. So, bali, meron tayo ditong 3 na blue hens. Sabi native daw yan, pero ang ganda. At ito yung ating rooster na to is blue marans yan, mga kapoultry. So, yung white leghorn yan. Itong black is native chicken. So, bali, kinuha natin tong... Bali, itong mga blue na yan. Bali, swap lang lahat yan sa bibe, mga kapoultry. Patayuin natin yung blue marans natin. Tayo. So, ayan. Ganda. Parang may lahing brama kasi merong balahibo yung paa niya. So, napakalaki ng rooster natin na yan. So, ayan. Ganda ka. Itinaon ko or isinakto ko talaga na gray. Kasi halos paborito natin yung gray sa mga alaga natin or yung tinatawag nila na blue. Kaya nga blue slate na pabo, may blue tayong bibe. So, ayan. Dito, nandito ang ating mga PBR. So, ayan. 3 yan. So, itong isang ano na to, mukhang decal brown. Ito, native chicken to. Lumipat lang siya dito. Siguro inaasawa siya ng rooster natin doon. So, ayan. Nakalusot siya dyan. Kaya nandito dyan siya ngayon. At dito, sa 3, nandito ang ating mga nagtatangkarang shamo. So, yung balahibo ng rooster natin na shamo, ayan. Naglugon kasi siya, ayan, bumabalik naman na. Nagbabago ng balahibo. So, ito, syempre, blue pa rin yung ating hen ng ating shamo. So, dito tayo sa kulungan ng mga mamahali nating manok na pinakanabili. So, ayan. Ang ating mga Brahma. So, halos sisiw na sisiw lang yan nung nabili ko pero ang lalaki na nila ngayon. Kay Sir Empoy Backyard. So, shoutout sa'yo, Sir. Lagi nanonood si Sir ng vlog natin. So, bali, ayan yung ginawa kong tulugan nila. Sinapinan ko ng makapal na dayami para hindi pumapasok sa paan nila yung lamig kasi sobrang init sa tanghali. Tapos, pag nalamigan sila sa gabi, yun, maaari silang magkasakit ng magkasipon. So, ayan.
Mahirap magkasakit yan kasi masakit mamatayan ng ganyan, mauwalan. Kasi napakamamahal niyan. Ayan o, tayo napakakapal ng balahibo sa paa. So yan, bago sila tumungtong doon, meron na din dito pag ano, preparation bago punta doon kasi para maganda yung tulugan nila, komportable sila. So bali dito sa part na pakainom nila, walang dayami. Bali kalahati lang may dayami natin dyan. So ayan sila. So dito, ito yung pugad, pugaran or parang nesting place ng ating mga alaga. So nandiyan lahat ng pugad. At ito, fully occupied yung ating pugad dito. Ito yung piniling pugad ng mga alaga natin. So nandiyan yung White Holland natin sa una, yung blue nating bibe, at yung blue slate nating pabo. So dito, ang itlog nitong White Holland natin is 12. Dito 12 din. Dito 8. Kasi yung ibang itlog ng blue slate natin, dito siya nang itlog yo, nung hindi pa naglilimlim to. So nung naglimlim na siya, tsaka pa lang siya nang itlog yan. Kaya yung dalawa sigurong itlog nandito. Nandito. Bali tig sa 10 siguro silang itlog dyan. So bali yan pa lang yung na-occupy na itlogan dito sa ating nesting place. So mga ka-poultry, kung mapapansin nyo, punong-puno ng dayami kasi yan yung inilalagay ko sa itlogan nila. Pero kung meron kayong lemongrass, so lemongrass mas maganda rin kasi nakakatanggal daw ng kuto yon ng ating mga alaga. So pagka namisa sila, hindi na mapupunta sa sisiw yung kuto ng mga inahin nila. So lemongrass sana, kaya lang wala tayo namatay yung mga tanim natin nun eh. So ayan. At meron pa tayong extra dito kasi sakto nag-anihan ngayon. Sinamantala naman natin dahil sa tag-ulan, wala na yun. Masisira na. So dito, andito yung ating rabbit. So laki na ng rabbit natin. Oh. Blue pa rin syempre, gray. Kaya lang, nag-iisa lang siya, namatay yung kapares niya. Kaya naghahanap pa rin tayo ng kapares niya. Ano bang ginagawa mo dyan? Shhh! Buksan natin mga ka-poultry. Bukang may ginagawa itong ating alaga. Hindi na makakita sa sobrang kapal ng balahibo niya. Maamo lang ito mga ka-poultry. Ayan yung mata niya. Hindi na makakita. Kapal. So dito, nandito yung lovebirds natin. So ayan. Wala pang itlog. Meron na ba kayo itlog mga pre? So wala pa rin. So dito, nandito yung mga Rhode Island Red natin. Take a look at this. Ayan. Mga nagduck. Iitiman. So yan, mga dark mahogany natin yan na Rhode Island Red. Galing pa rin kay Sir Empoy. So itong isa, light lang yan, production type. Kasi ibinigay lang yung sa akin ng tito ko. So yan lang yung natira. Dalawa din yung binigay pares. Kaya lang yan lang din natira. So ito, bali anim yung mga dark natin. Kaya lang namatay yung isang babae at isang lalaki. So yan na lang yung natira, apat. So yan. So balik tayo dun sa mga Brahma natin. Kasi yun yung gustong gusto kong pinapakita. At yun yung favorite natin dito sa lahat. Although favorite natin lahat yan, pero mas iniingatan kasi natin to kasi hindi biro yung presyo ng mga yan. So ayan o, sitting pretty na yun. Ganda ng pwesto ng mga alaga natin. So mamaya kakapalan ko pa yan para hindi talaga mapasukan ng hangin. So ayan. Hindi nawawala ng inumin kahit pwede. So yan mga bibi natin, wantosawa sa pagkain kasi yung mga hugas dito sa amin, mga pinagugasan ng plato, mga tiritirang kanin is dyan, nilalagay sa timba na yun, nakalagay sa poso namin. So yung mga kapitbahay namin dyan na naglalagay ng mga tiratira nilang pagkain. So ito yung blue slate natin na rooster na laging nagsasabong. So ayan, check upin natin ulit. So dito, makikita nyo wala namang mga sipon yan.
tuyong-tuyo yung ilong ng dalawa nating shamo. So, walang sipon. Kanina may itlog dito mga kapoultry. Hindi ko alam kung kanino itlog. Kaya lang nawala na. Tinuka na rin siguro nila. So, nawala ang itlog sa sulok. So, yeah, siguro itlog yan ng ito. Ang native natin. Kasi itong hen natin dito is di pa ganun kalaki. O di pa ganun ka-mature. Tingnan nga natin kung may sipon pa to. May sipon kasi yan dati. Yung hen natin na PBR. Pero ginagamot siya. Kaya lang mukhang galing naman na. So dito may napansin ko kanina merong sipon yung isa nating hen. Ito. Ayan o. Basa ilong. Hindi yan. Itong nasa dulo na blue. So mas mainam mga ka-poultry na gabi kayo nag-i-inspect. Para sa madaling araw or sa umaga, wala pang laman yung sikmura nila. Malaman, mabigyan nyo na agad ng gamot. Malunasan na agad yung sakit kung sino man yung may mga sakit sa kanila. So, maraming salamat mga ka-poultry. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. At i-click yung notification bell para mag-updated kayo sa lahat ng video na i-upload natin. So, hanggang dito lang video natin for today. Sana nagustuhan nyo mga ka-poultry. Bye-bye!